Tinanggal muna bilang spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Director Winston Casio kasunod ng pananampal niya sa isang Pilipinong empleyado ng raid na BPO sa Bagak, Bataan. Humingi naman ng paumanhin si Casio, sinabing handa siyang harapin ang ipapataw sa kanyang parusa. Beunang balita si Salima Refran. October 31 ang salakay ng mga otoridad ang isang BPO sa Bagak, Bataan dahil umano sa natanggap na reklamong labor trafficking. Sa gitna ng operasyon, nangyaring insidenteng ito sa loob ng klinik ng kumpanya. Kinakausap noon ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Director Winston Casio ang isang Pilipinong empleyado. Maya-maya, bigla niyang sinampal ng 2 beses ang empleyado. Kinausap pa niya ito uli, saka muling sinampal. Ang video nakarating na sa pamunuan ng PAOC at tinanggal muna si Casio bilang spokesperson ng komisyon para bigyang daan ang investigasyon. Under administrative suspension ngayon si Casio hanggang sa matapos ang investigasyon ng PAOC. Maaari naman daw maghain ng reklamo ang lalaki sa video para paharapin dito si Casio. Bagong insidente sa klinik, mainit na ang tagpo sa cafeteria. Binastos umano ng nasabing lalaki ang mga kawani ng PAOC. Umamba na noon si Casio. Saka kinuha ng mga operatiba ang lalaki. Pauuwiin na sana noon ang mga Pilipinong empleyado. Pero pinauwi rin ang nasa 700 Pilipino matapos maproseso pagdating ng hating gabi. Aminado si Casio na mali ang kanyang ginawa. Nagsumite na rin daw siya ng paliwanag sa PAOC. Sabi ko nga, ang binastos mo hindi yung staff, hindi yung bata. This is a legitimate operation. Nung dinerty finger mo kami, ang dinerty finger mo is the Presidential Anti-Organized Crime Commission headed by the President of the Republic of the Philippines. Sabi ko naman doon sa tao, sa Pilipino, pare, mahinang mag-asawang sampal na lang para hindi ka na namin kasuhan. Willing ka ba doon? Unjust fixation or mahinang mag-asawang sampal. Pero at the end of the day, I still apologize. That is erroneous on my part. Dapat po, inuloy ko na lang yung kaso. Sa isang pahayag, muling humingi ng tawad si Casio at sinabing huwag daw sanang i-associate ang kanyang nagawa sa PAOC. Handa raw siyang harapin ang anumang administrative measures na ipapataw sa kanya ng komisyon. At the end of the day, yung ginawa ni Doc, para sa akin, hindi pa rin tama na hindi mo kailangan pagbuhatan ng kamay, whether mahina yan o malakas yan, hindi mo pwede basta-basta pagbubuhatan ng kamay ang isang tao dahil nagmura siya. Para sa akin, hindi mo pwedeng ituwid ng isang pagkakamali yung isang maling bagay. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng Central 1 Bataan. Ito ang unang balita, Salima Refran, para sa GMA Integrated News.